Tutorial ng isang kanta ni Noel Labangon, ang pamagat ay Kanlungan. Ang lesson na ito ay nakabase doon sa isang live performance dati ni Noel Labangon sa Wizbus. Ang mga chords ng kanta ay malalaman natin as we go along doon sa plucking ng kanta. Tayo ay gagamit ng kapo sa pangalawang fret at ang tuning nito ay nasa standard. Natin sa intro. Ang intro ay nag-uumpisa sa D sus 2. Yung D sus 2 na yan ay optional kasi doon sa ibang live performance ni Noel ay hindi na isinasama yung D sus 2 na umpisa, yung ganitong tunog. Pero dito sa tutorial, isali lang natin kasi madali lang naman yan. Okay, sa D sus 2. Sa D sus 2, dalawang string lang yung ididiin dyan. Yung 2nd fret ng 3rd string at saka yung 3rd fret ng 2nd string. Bass, then 3rd string, punta ka ng 1st string, paakyat ng 3rd. Then balik ng 1st string, 2nd string. Yan yung D sus 2. Ang sunod naman dyan ay isang bar na maghahati ang D chord at saka B minor. Ang umpisa niyan ay sa D chord, sabay yung bass at saka yung first string na open. Then hammer mo yung first string. Ganun yun. Then next ay third string, second string. Then pagdating ng 1st string, ilagay mo yung hinliliit doon sa 3rd fret. Bali maging ganito yan. Then sunod niya na ilagay mo yung index finger doon sa 2nd fret ng 5th string para sa B minor, B6. Okay, sa D, ilagay mo yung 2nd fret bass sa 5th string. Then pluck mo pababa, bass, 4th string, 3rd string, 2nd string. Then ang sunod niyan ay isang pinagsamang chords ng A sus at saka B minor 7. Sa A sus, bass nung A sa 5th string open. Then dito nakalagay yung 2nd fret nung 3rd string. Sabay yan sa 2nd string na open. Then hammer mo yung 2nd string sa 2nd fret. Ganon. Then 3rd fret, 2nd string. Proceed ng B minor 7, yung bass ay ilagay mo lang yung index doon sa 5th string, 2nd fret. Pluck mo yan pababa mula sa 5th string, 4th string, 3rd string, 2nd string. Okay, play natin mula sa D sus 2 hanggang B minor 7.
Then pagkatapos ng B minor 7 ay punta ka ng G at saka D over F sharp. Pagpasok ng G, kahit huwag mo nang galing sa B minor 7, huwag mo nang tanggalin yung 3rd string 2nd fret kasi gagamitin mo yan. Ngayon, ilagay mo lang yung ring finger doon sa base ng G, 3rd fret ng 6th string. So magiging ganyan ang forma niya. So ang plucking niyan ay mula G hanggang D over F sharp. Sa G, bass, 4th string, 2nd string, 3rd string, then D over F sharp. Sa D over F sharp, tanggalin mo lang yung ring finger dyan, ilipat mo yung index doon sa 2nd fret, bass, then 4th string open. Ngayon, ilagay mo yung ring finger doon sa 3rd fret ng 2nd string, then open sa 3rd string. Okay, gawin natin mula D sus 2 hanggang D over F sharp. Okay, pagkatapos ng D chord, yung D over F sharp, punta naman tayo ng E minor papuntang A7 sus. Sa part ng E minor, ang gagawin dyan ay bass open, then doon sa 2nd fret ng 4th string, mag-i-slide ka papuntang 4th fret. Then balik ka ng 2nd fret. This time, i-pluck mo yung 3rd string open, then 3rd fret ng 2nd string. Ang kalabasan niyan ay then punta ng A7 sus. Hammer doon papuntang D. Kung paano gawin yung A7 sus ay ganito lang. 5th string open, 4th string, 3rd string, then sabay yung 1st and 2nd string bago ka mag-hammer papuntang D chord. Okay, gawin natin yung E minor papuntang A7 sus. Ngayon naman punta tayo doon sa last two chords bago papasok ng verse, yung chord D at saka A sus. Yung D chord ay nag-uumpisa sa hammer na galing sa chord ng A7 sus. Yung hammer na yon. So kung gawin natin yung D papuntang A sus, paano gawin niya na ganito lang, galing sa hammer, pluck mo yung 5th string bass, open, then balik ka ng 1st string, pluck, then release, ganun lang, then 2nd string, balik sa 1st string na open. Then punta ng A sus. Wala kang babaguhin doon sa fretting. Mula sa D, A sus, bass, 5th string ulit, then 4th string, 2nd string. E minor hanggang A sus. Then pasok ng verse. Panapanahon ng pagkakataon.
Dun sa unang verse, ang unang chord ay D at saka B minor. Ang una ay bass nung D sa 4th string open. Then 3rd, 2nd, balik ka ng 3rd. Ngayon pagdating ng B minor, inilipat mo yung middle finger doon sa 2nd fret nung 5th string para sa bass. Then ulitin mo lang yung plucking nung D. 3rd, 2nd, 3rd. Gawin natin. Then punta ng G chord, diretso ng A. Kung paano gawin yan ay ganito lang. Bass ng G, then 3rd string, 2nd string, balik ng 3rd, punta ka ng A chord, bass ng A, then pluck mo yung 4th string. Pagdating dun sa next plucking, pagsasabayin mo yung 3rd and 2nd, yung 2nd ay open, then hammer mo yung 2nd string. Mula sa G. Gawin natin mula D hanggang A. Pagkatapos ng A ay punta tayo ng D chord. May babalik ba ang kaha? May babalik ba ang kaha? Sa D, ang kasunod niyan ay G. At ang plucking ng dalawang yan ay pareho lang din dun sa naunang D at saka G na pre-practice na natin. May babalik ba ang kaha? Then ang sunod dyan ay A chord papuntang B minor 7. May babalik ba ang kahapon? May babalik ba ang kahapon? Sa chord A, formang A lang. Then pluck mo pababa. Bass, 4th, 3rd, and 2nd. Pagdating ng B minor 7, ilipat mo yung index doon sa 5th string, 2nd fret, at saka yung pinky doon sa 3rd fret ng 2nd string. Ang gagawin dyan ay sabay yung bass at saka yung sa may pinky. Then pluck mo 4th, 3rd. Pagdating doon sa 2nd string, tanggalin mo yung pinky para sa 2nd fret lang yan. Then balik ka ng bass. This time, i-open mo yung, i-release mo yung sa may 2nd string para maging open yan. Then 3rd string, last ay 2nd string. Ulitin natin A, B minor 7. Pagkatapos ng B minor 7 ay uulitin mo lang yung isang part ng intro. Yung part ng G chord, D over F sharp, E minor at saka A7 sus. Yan ay gagawin mo bago pasok ng second verse. May babalik ba ang kahapon? Then pasok ng second verse. Natatandaan mo pa ba kung tayong dalawa ay unang makita panahon ng
sa G papuntang A. Natatandaan mo pa ba? Sa G, bass, then fourth string, third, then second. Then punta ng A, bass, fifth string, open. Then fourth, third, second. Natatandaan mo pa ba? Then proceed ng B minor 7. Galing sa pormang A, ililipat mo lang yung index doon sa 5th string, 2nd fret. Then yung hililiit doon sa 3rd fret ng 2nd string. So ang gagawin dyan ay... Una, magsasabay yung bass at saka yung 2nd string. Then pluck pababa. 4th, 3rd. Then release mo yung hililiit para sa 2nd string. Then balik sa bass. Then release mo yung 2nd string para open. Akyat ka ng 3rd string. Balik ng 2nd string. Gawin natin mula G hanggang B minor 7. Natatandaan mo pa ba? Then ulitin mo yung G at saka A. Tayong dalawa ay una. Yan ay gaya rin ng naunang G at saka A na napractice na natin. Then pagkatapos nyo na ay punta ng D, diretso ng B minor 7 hanggang A. Nang tayong dalawa ay unang magkita. Then pagkatapos nyan ay G at saka A chord ulit. Panahon ng kamusmusan. Then pagkatapos nyan ay B minor 7 ulit. Pero may isang konting pagkakaiba dun sa naunang B minor 7 natin. Panahon ng kamusmusan. Yung naunang B minor 7 ay galing sa 5th string papuntang 2nd string. Pero dito sa B minor 7 na ito ay galing sa 5th string pa rin. Pero hindi niya dadaanan yung 2nd string. Diretso siya ng open na 1st string. Then the rest ay pareho lang. Bass, open yung 2nd string, 3rd string, then 2nd string. Panahon ng kamusmusan. Then balik ulit ng G at saka A. Parehong pattern ulit. Sa piling ng mga bulaklak. Then diretso ng B minor 7. Sa piling ng mga bulaklak at hala. Dito sa B minor 7 may kasamang F sharp minor 7. At hala man. Doon tayo nagsimula. At halaman. Then F sharp minor 7, isang strum. Kalabit doon sa 2nd string. At halaman. Doon tayo nagsimula. Galing siya ng F sharp minor 7 ay diretso ulit siya ng G at saka A. Pero dito sa G, magsasabay na yung bass at saka yung 2nd string na open. Then usual pattern, 4, 3, 2, punta ng A, bass, then 4, 3, 2. At halaman, doon tayo nagsimula. Then ang sunod ay B minor 7 ulit. Doon tayo nagsimula. Then balik ulit ng G at saka A, papuntang B minor 7. Dito sa B minor 7, medyo magkakaroon ng ibang plucking. Mangarap at tumula. Ang gagawin dyan ay, mangarap at tumula. Sabay yung bass at saka 2nd string, then 4th string, 3rd. Pagdating ng 2nd string ay i-release mo para open. Pluck, then balik ng bass. Then balik ka ng 2nd string. Dito sa 2nd string, i-press mo yung 2nd fret. Then pick 0.
Ganon. Then, third string. Balik na second string, pero i-press mo yung third fret gamit ang pinky. Marap at tumulat. Then punta ng G. Sabay yung bass, saka yung second string open. Then E minor. So, hayo na nga po yung mga tutorial ng kanta ni Noel Cabamon, Kanluman. Sana nagustuhan mo ninyo. Sa mga hindi pa subscribe sa aking channel, ay please subscribe and hit the bell for notification sa mga next uploads ko. Maraming salamat.